Ryan! Oh my God, thank you! May isa pa kaming kwarto kung kailangan mag-stay, ah. Which you should. Stay na. Mark, bakit kailangan mo na kami check-in? Bukas pa naman ng gabi yung flight, ha? Yes, pero ang haba ng flight. Ayoko kayo mapagod. Plus, ang lapitan natin dun sa airport, oh. Also, we can treat this as like our, you know, final family staycation. It's gonna be fun. Okay, you know what? Freshen up. We're gonna have dinner. Kung hindi nyo nalalaman, itong hotel na to has the best dinner buffet I have ever had. I'm sure magugustuhan nyo. Oh, come on, let's go! Aling Helen? Sir Mike, pumunta po dito si Onats. Nawalan po siya ng malay sa harap ng gate niyo. Nawalan ng malay? Opo. Pero nadala na po siya sa ospital nung kasama niyang babae. Sabi ng babae, gusto daw makausap ang mga bata. Pero huwag po kayong mag-alala. Sabi ko lang po, hindi ko po alam kung nasaan kayo. Maraming salamat, Aling Helen. Salamat sa pagbigay ng impormasyon. Is he okay? Yeah, nasa ospital siya. Mabuti na lang, hindi niya kami naabutan doon sa bahay. Hello? Kanyang? Si Margo to. Hello po, doktora? Ay, si Sir Onats po. May papakonsulta po sana ako. Tonyo, masama ang pakiramdam niya. Pag medyo okay na siya, patatawagin ko agad sa'yo, ha? Ah, sige po, doktora. Salamat po. Okay, sige. Onats, mabuti kising ka na. Marco? Sila JC, si John John. Kailangan ko lang sila makausap. I-discharge mo na ako. Onats, hindi pwede. Hindi pwede. Nag-run ako ng test sa'yo. And it turns out, may bago ka na namang infection. And I have to be honest. Hindi na to maganda. Balik-balik na lang infection mo. You have to be confined. Ay, yung mga anak ko. Sinubukan ko silang tawagan. Even si Cindy. Pero hindi ko talaga makontak eh. Balikan natin sila. Balikan natin sila. Onats! Tama na! Huwag matigas ang ulo, pwede! Pag nagpumilit ka pa, baka mag-collapse ka lang ulit!